ito ng Diyos anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos. Dahil sa dami na kanilang salita, huwag niyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong Amang nasa langit. Kung ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin sa linggong ito, sa 11th linggo sa karaniwang panahon, tayo po ay ginaganyak ng Panginoon na tayo'y magpatuloy sa ating buhay panampalataya at sa buhay natin dito sa mundong ibabaw. Mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa ginagawa po natin, hindi tayo nakakalimot sa buhay panalangin natin. Lahat tayo'y nananalangin sa Kanya. Dahil ang buhay natin ay hindi po kaya natin ipagpatuloy kung wala ang grasya ng Diyos. At ang grasya ng Diyos na binibigay sa atin, ito'y pinapakinggan lamang ng Diyos sa pamamaraan na tayo ay marunong magdasal. Mga kapatid, sa pagdarasal natin, binibigyan natin ng pansin na tayo ay kumakapit, tayo umaasa sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang panalangin ay itinataas natin ang ating kaisipan, ang ating damdamin para sa Kanya. At tayo humihiling ng mabuting bagay na galing sa Kanya na kinakailangan natin sa araw-araw. Mga kapatid, ang panalangin ay nagbibigay kabutihan para sa atin at para sa iba. Kaya po ngayon, si Jesus ay nagpapaalala sa atin, huwag ninyong gayahin ang pananalangin ng mga hintil na napakaraming salita. Hindi po masamang maraming sinasabi tuwing tayo nananalangin sa Kanya. Pero sana sa ating mga salitang namumutawi sa ating mga bibig, sana nauunawaan natin at naiintindihan natin kung ano ito para sa atin. Minsan po kasi,
Ang dami nating inihiling, ang dami nating ipinagdarasal, pero hindi po natin nauunawaan kung itong mga ito ay ikabubuti natin sa ating buhay pananampalataya at sa buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Akala po natin ito'y ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ibinibigay na panalangin ng Diyos sa atin, yung ikabubuti natin, yung ikakaayos natin. Hindi lahat na ating iniisip na binabanggit natin sa ating panalangin ay pinagbibigyan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, suriin po natin ngayon kung paano po tayo nananalangin sa ating Panginoon. Kaya si Jesus ngayon, tinuturuan tayo ng isang modelong panalangin na gayahin natin araw-araw. At tunay nga mga kapatid, sa ating pagdarasal, sa pinakamataas na uri ng panalangin ng banal na misa, hindi nawawala ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin. At sigurado po ako sa ating lahat dito, nawa, ano po, sa ulo po natin ito, sa ating mga puso na ating binabanggit araw-araw. Marami pong nagdarasal nito. Ano po, kung bibilangin siguro sa araw na ito, sa araw-araw, milyon ang nagsasabi ng mga ito o binabanggit ang panalangin ito. Mga kapatid, paano po tayo nagdarasal sa ating Panginoon? Tinuturuan po tayo ngayon. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, ganito kayo manalangin. Amang nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin at sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Mga kapatid, itong bahaging ito, ito ay hinihiling sa atin. Pagkilala natin sa ating Panginoon. Pagkilala natin sa ating Ama. Sambahin natin at purihin natin sa Kanyang kadakilang ibinibigay sa atin. Ang Kanyang kalooban nawa ang masunod sa ating buhay. Mga kapatid, minsan ito ay hindi nangyayari sa ating panalangin. Ang dami-dami nating pinapanalangin. Parang gusto natin, ang loob natin ang masunod. Pinapaalala sa atin ngayon. Kumbaga mga kapatid, ipipresent lang po natin ang ating panalangin at sa kalaunay, Panginoon, ang iyong kalooban ang masunod. At alam ko po at naniniwala ako sa iyong kalooban, ikabubuti ko ang ibibigay mo sa akin. Mga kapatid, sa ganung pamamaraan, pagkilala sa ating Panginoon, kalooban ng Diyos nawa ang ating sundin. Hindi po ibinibigay ng Diyos sa atin na ikasasama natin at ikahihirap natin. Minsan po kasi, ang panalang itinutugon sa atin, ayaw natin tanggapin. Mga kapatid, iyan ang kalooban ng Diyos. Kalooban nawa ang mamutawi at sundin natin sa ating buhay. At magpatuloy po tayo sa panalang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Hindi po tayo mabubuhay kung wala ang biyaya ng Diyos. Kahit anong lakas natin, anong gatalino natin, anong diskarte sa buhay natin, hindi yan mapangyayari kung tayo hindi dumudulog sa Kanya. Kaya po, sa panalangin natin, ito po ang madalas nating hinihiling sa ating Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin araw-araw. Kumbaga mga kapatid, lahat ng pangailangan natin, bigyan mo po sa amin. Nandoon ang grasya ng Diyos. Nandiyan ang grasya ng Diyos. Pero mga kapatid, tingnan natin, iyan ay sapat para sa iyo, para ikabubuti mo, hindi ikasasama mo sa buhay mo. Mga kapatid, iyan ang ating tingnan sa ating buhay. Sa panalangin itinuturo sa atin ngayon, humihingi tayo ng biyaya, sana tayo ay mapabuti. Sana tayo ay mapaayos. Sana tayo ay patungo sa palandas ng ating Panginoon. At ang sunod po, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito yata ang ating nakakalimutan sa pagdarasal. Palagi tayong humihingi, palagi tayong naglilitanya ng ating panalangin,
Pero yung pagpapatawad sa ating Panginoon na hinihingi para tayo'y bigyan ng biyaya ng pagpapatawad ng Diyos, nakakalimutan yata natin, mga kapatid. Mga kapatid, paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, may pagkakasala tayo sa buhay natin. Lahat tayo may kahinaan. At sa kalaunay, ito'y nagiging kasalanan na minsan hindi po natin inaamin sa ating mga sarili-sarili. Sabi po sa panalang itinuro sa atin ngayon, hingiin natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon sa ating mga ginawang mga kasalanan. At kung ganun, mga kapatid, ibinibigay din natin ito sa ating kapatao natin. Ito ang buhay nating lahat. Ito ang buhay natin na binubuo ng isang magandang panalangin. Pagkilala sa kaharian o kapangyarihan ng Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, tumatanggap ng biyaya ng Diyos, at marunong humingi ng tawad, at marunong ding magbahagi ng pagpapatawad sa iba. Iyan ang buong buhay natin sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ito ang ating ipinapanalangin, nawa, nauunawaan natin at isinasabuhay natin ito. Huwag po natin itong ipagdasal o magbukas sa ating mga bibig na mechanical, yung parang may recite lamang, mabigkas lang yung mga ito. Kung dadahan-dahanin po natin ang mga ito, may pagpapakahulugan sa atin. At ito'y tumatalima na po sa ating sarili. Sana tumugon tayo doon. Ito'y sana isang panawagan ng Diyos sa atin. Dahil sabi ko po kanina, sa buhay ng tao, hindi maihiwalay ang buhay panalangin. Ano man ang ating pinaniniwalaan sa buhay reliyoso, tayo'y nananalangin pa rin. Iba't ibang pamamaraan. Pero ngayon, binibigyan tayo ng konkretong isang modelo kung paano tayo nananalangin sa ating Panginoon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa ating pangkaraniwang buhay araw-araw, ang panalangin itong tumatatak sa ating isipan at sa ating damdamin, nawa magbigay o mabigyan natin ng kahulugan at pagsasabuhay araw-araw. Patungo sa ating Poong Jesus Nazareno, bit-bit natin ang ating mga panalangin. Huwag nating kakalimutan, sa dulo ng ating mga panalangin, ang sasambitin natin, Panginoon, ang iyong kalooban nawa ang masunod sa amin.